Namimiligrong mawala ang libo-libong endangered species dulot ng pabago-bagong klima. Ito'y kung hindi bibigyang halaga at poprotektahan ng mga Pinoy ang likas na yaman sa bansa. Jim Tejano sa report. Dahil sa pabago-bagong klima, libo-libong mga endangered species ang pinangangambahang maglaho kalaunan. Karaniwang tirahan ng mga ito ay ang libong ektarya ng kagubatan sa bansa. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, 10 klase ng hayop ang umano'y naninirahan sa tubig ang posibleng mawala dahil sa climate change. Sa Pilipinas, ilang hayop ang posibleng maglaho dulot ng pabago-bagong panahon, exotic pet raid at paghuli sa mga ito. Kabilang rito ang Philippine eagle na bihira ng makita sa mga kagubatan, tamaraw, Philippine deer at iba pa. Sa kabila nito, ilang grupo ng mag-aaral at mural artists ang nagtutulong-tulong na maisa publiko ang kahalagahan ng inang kalikasan. Gayun rin ang posibleng sapitin ng mga endangered species sakaling tuluyang masira ang kagubatan. Oh, ang kagandahan po ng public art bilang ano rin, isang means na magpag-communicate, sila din sa area ng publiko at araw-araw nakikita, pwedeng repetitive, everyday nakikita ng mga dumadaan. So nagkakaroon ng opportunity para pasukin yung consciousness ng tao. Bali, ang nangyari po kasi nakita natin yung tuloy-tuloy na pagyurak sa kalikasan. Meron na oil spill, tuloy-tuloy na pagputol ng mga punong kahoy sa ating mga bundok. Pagdating naman sa karagatan, tuloy-tuloy rin ang patuloy na pagyurak sa ating mga kalikasan. Itong makikita po natin, mga mural paintings, ito po yung mga hayop na mga endangered species. Na kung hindi natin pong aalagaan, hindi na po nakikita ng ating mga anak itong mga hayop na ito. Dapat bigyan puwang natin ng kalikasan dahil siya, yan din ang bumubuhay sa atin. Diyan tayo kumukuha ng pagkain, diyan tayo kumukuha ng tubig, diyan tayo kumukuha ng sariwang hayop. Ito pong proyektong ito ay isang mural project na atin pong isinasagawa sa tulong ng mga artist ng Sentro Artista. Ang layunin ng mural na ito ay magpakita ng iba't ibang hayop, no? To promote biodiversity. Bakit po natin pinili itong temang ito? Sapagkat Quezon City is one of the leading cities in fighting against climate change and in addressing the climate problem, no? And this is one sign that we are serious about our advocacy. Isa ang UNDERPAradiSSO sa Memorial Circle, ang planong pagandahin at pintahan sangayon sa direktiba ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Bukod sa ganitong konsepto, nais ring magbigay ng mensahe sa publiko na ang kahalagahan ng kalikasan ay dapat pagtuunan ng pansin, partikular na ang mga hayop na tila na paglilipasan na ng panahon. Ayon sa Long-Term Climate Risk Index, ang Pilipinas ay pang-apat sa 10 mga bansang nakakaranas ng matitinding kalamidad dulot ng pabago-bagong klima. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapang.